Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man paig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang umaga o gabi po sa lahat ng mga listeners dito sa Pinoy Creepy Tales at sa mga admin, lalong-lalo na sa narrator natin na si Jean Carlo, na ubod ng bait at pogi pa. Sana all. Lagi akong nakaantabay sa mga ibinabahagi ninyong mga kwento sa inyong channel. Kaya naman naisipan ko na din na magbahagi ng aking personal na karanasan. Mahilig akong makinig ng mga kwentong katatakutan pero kapag pala ikaw na mismo ang makakaranas nito, ay talaga namang kilabot at takot ang iyong mararamdaman. Ito ay tungkol sa kwentong aswang na nangyari sa probinsya namin sa Visayas. Taong 2015, summer kaya walang pasok sa eskwela na mangyari itong aming karanasan. Tawagin niyo na lamang po ako sa screen name na Prince. Halos yan din kasi ang tawag sa akin ng mga kakilala ko. Dahil nga sa walang pasok na mga panahong ito, ay nagbakasyon ang mga pinsan ko na sina Alex at Greg, kasama din ang mga kapatid nilang babae at ang kanilang mga magulang dito sa aming lugar. Mula sila sa Maynila at doon nag-aaral at naninirahan. Nakagawian na naming pamilya na kapag walang pasok, ay magbabakasyon kami sa kanila o sila dito sa amin. Ako personally, naniniwala sa mga elemento at lalong-lalo na sa mga aswang. Pero yung mga pinsan ko ay hindi dahil nga sa laking Maynila sila. Biyernes ng tanghali, dumating ang mga pinsan ko kasama ang tito at tita ko na magulang nilang magkapatid. Kwentuhan, kamustahan, at agad din kaming kumain ng tanghalian. Nagluto kami ng ilang putahe dahil alam namin na dadating sila. Diyahe naman kung walang nakahain sa lamesa, diba? Pagkatapos namin kumain ay nagpahinga na kami habang sila mama naman at ang mga tita ko ay nasa kusina pa din. Nagkuwakwentuhan at nagliligpit ng aming mga pinagkainan. Kami naman nila Alex at Greg ay nasa balkonahe namin. Nagpapahangin at nag-uusap na mga pwedeng naming gawin habang sila ay nagbabakasyon dito sa aming bahay o dito sa aming lugar. Dahil sa likas ako na mahilig gumala o lumaboy ay inaya ko sila maglibot mamayang dapit hapon. Kabisado ko naman ang mga lugar at pasikot-sikot dito at hindi naman delikado ang gumala. Pumayag naman yung dalawang kulokoy at medyo na-excite pa nga dahil ngayon lang daw sila ulit makakapasyal sa palibot ng aming lugar. Madaming pwedeng galaan dito na mga bundok, palayan, bukid, batis, at kung ano-ano pa. Pero mas pinili ko na sa bundok muna sila dalahin dahil maganda ang tanawin, lalo na kapag nag-aagaw ang liwanag at ang dilim. Pagsapit ng alas 4:30 ay naggayak na kaming tatlo at nagpaalam sa amin na maglilibot-libot lang saglit sa aming lugar. Pinayagan naman kami ng mga magulang namin sa paalala na huwag magpapaabot ng dilim o ng gabi sa kalsada. May mga kapatid akong babae, pati sila Alex at Greg, pero hindi na sila sumama sa amin dahil mas gusto nilang sa bahay na lamang tumambay at magkwentuhan. Pagkaalis namin tatlo ay puro tawanan at halakhakan lang ang maririnig sa amin. Sadya kasi na magkasundo kami kahit nasa Maynila pa sila namamalagi. Dahil nung mga bata kami ay dito lang din sila nakatira at lumipat lang ng madestino sa trabaho si Tito sa Quezon City. Habang naglalakad ay hindi namin alintana ang pagod at init dahil puro lang kami kwentuhan at tawanan. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin ay bigla akong kinalabit ni Alex
sabay may ininuso at nung sundan ko ito ng aking paningin, ay may nakita akong lalaki na naglalakad din papasalubong sa amin. Sa pakiwari ko ay matanda lang ito ng ilang taon sa aming tatlo. Malaki ang pangangatawan at kayumanggi ang kulay dahil mahahalata naman kahit nasa malayo pa lamang ito. Pero habang palapit ito ng palapit sa amin ay unti-unti kaming napapakunot ng noong magpipinsan. Dahil habang magkakasalubong kami ay nakakaamoy kami ng napakabaho sa paligid na parang bulok na karne o kung ano na hindi ko maipaliwanag. At nung tiyempong magkakasalubong na kaming tatlo at yung lalaki, ay mas lalo pang lumakas ang amoy na hindi kaaya-aya sa aming mga ilong. Pare-pareho kaming mga napatakip ng ilong dahil sa sobrang nakakasulasok ang aming nalalanghap ng mga sandaling iyon. Hindi man sinasadya ay napagawi ang paningin ko sa lalaking nakasalubong namin at nakatitig ito sa amin. Titig na sobrang talas na halos maaari kang masugatan. Napalunok ako ng laway dahil parang tinambol ang dibdib ko na magtama ang aming mga paningin. Tapos nagsisitayuan ang mga balahibo ko ng walang anumang dahilan. Sa isip ko, pati sa kanya yata nagmumula ang amoy na napakabaho. Pero hindi naman marungis ang itsura niya o pananamit. At nung makalayo ito sa amin ay siya din naman, unti-unting pagkawala nung naaamoy namin na ubod ng baho. Napansin ko din na ilang minuto din ang walang kumibo sa aming tatlo nila Greg at Alex. Pero nagkakatinginan kami na parang may mga kaba sa aming mga mata. Nakarating kami sa may bandang gitna ng bundok na pinuntahan namin alas 5 ng hapon. Naganap lang kami ng pwede naming mapwestuhan o matambayan habang nando doon. May dala naman kaming mga pagkain at tubig na maiinom. Mapresko ang hangin at ang tanging mo lang maririnig ay ang mga ibon sa paligid. Hindi namin pinag-uusapan ang nakasalubong naming lalaki sa daan kanina pero halata pa din sa amin na may kaba at takot kaming mga nararamdaman ng mga sandaling iyon. Hanggang sa nabanggit ito ni Alex habang nakaupo kami sa lilim ng puno at mga nagpapahinga. "Napansin niyo ba yung lalaki na nakasalubong natin kanina?" tanong nito sa amin. "Oo, siya ba yung naaamoy natin na babaho?" sagot naman ni Greg habang nakakunot ang noo. Ako naman, nakikinig lang sa pinag-uusapan nila habang manakanakang umiinom ng tubig. Ewan ko lang pero masama ang kutob ko dun sa nakasalubong naming lalaki una pa lang. Mararamdaman mo naman yan kapag nakita mo ang isang tao eh. Yung tipo na hindi gagawa ng mabuti. Tuloy pa din ako sa pakikinig sa kanilang magkapatid at tumingin-tingin na lang sa paligid. Kinain ko na yung mga baon namin na pagkain dahil inabot ako ng gutom sa paglalakad habang yung dalawa ay patuloy pa din sa pag-uusap nila sa nakasalubong naming lalaki kanina. Papalubog na ang araw at nakatambay pa din kami at pinagmamasda ng buong paligid. Manghang-mangha ang dalawa kong pinsan sa nakikita dahil wala daw makikitang ganun sa lugar nila. Tuluyan nang lumubog ang araw at napagpasyahan na naming bumalik sa amin habang hindi pag-aalong madilim at tiyak na mahihirapan kami kapag inabutan kami ng 10 oras ng gabi. Tumayo na kami at niligpit ang mga kalat namin na mabilisan. Naglalakad na kami ng walang ano-ano'y parang nakarinig kami ng mga yabag at nababaling mga sanga sa paligid. Nagkatinginan lang kaming tatlo at tumitingin-tingin sa gilid namin habang patuloy pa din sa paglalakad. Hindi pa man lumilipas ang ilang minuto ay nakaamoy kami ng napakabaho na katulad ng naaamoy namin kanina nung nakasalubong namin yung lalaki sa daan. Pero this time, yung amoy niya ay parang nasa malapit lang o nasa paligid lang dahil
Nanunuot yung amoy nito sa mga ilong namin na halos maduwal kaming tatlo. Hanggang sa napatigil kami sa paglalakad at pagkilos dahil may naririnig kami na tila ba tumatalon-talon sa mga puno sa may gilid namin. Dahil sa madilim ang paligid ay nahirapan pa akong aninagin o hanapin kung saan iyon ang gagaling. Pero nang masipat ko ang isang nilalang na patalon-talon sa mga puno ay unti-unting nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Sinusundan ko mabuti ang nilalang na nakikita ko na nakatungtong sa mga sanga. Na tila ba, napakagaan nito dahil hindi man lang napuputol ang mga tinutungtungan nito. Pati sila Greg at Alex ay nakatutok din ang mga paningin dito at sinusundan ito ng tingin sa patalon-talon nito sa mga puno. Pakiramdam ko noong mga oras na yun, hindi na kami makakauwi ng buhay kasi alam ko na aswang yung nakikita naming magpipinsan na palipat-lipat na tumatalon sa mga puno. Yung kabog din ng dibdib ko ay halos lumuwa ang puso ko dahil sa labis na kaba o nervyos. Sibat na tayo mga insen, hindi yan tao, aswang yan! Kinakabahang sambit ko kina Greg at Alex. Pagkasabi ko noon ay agad kaming nagsitakbuhan. Hindi na namin ininda mga matutulis na bato o mga natatapakan namin na kung ano. Basta ang importante sa amin na mga oras na yon ay makaalis o malayo sa lugar na iyon. Pero kasabay ng pagtakbo naming tatlo ay siya din naman mabilis na pagsunod ng aswang na nasa likodan namin na tila walang kahirap-hirap na nagpapalipat-lipat sa mga sanga ng mga puno. Dinig na dinig din namin ang pag-angil nito na parang isang mabangis na hayop. Ang anyo nito ay kulay itim na makintab kaya mahirap itong maaninag sa dilim. At makikita din ang mga ngipin nito na matutulis at mapupulang mga mata. Nagpatuloy kami sa pagtakbo habang nakasunod pa din sa amin ang aswang na humahabol sa amin. Iyon na yata ang pinakamabilis na pagtakbong nagawa ko o nagawa naming tatlo sa buong buhay namin. Sa pagtakbo namin ay nakakaramdam din ako ng mga sakit sa aking katawan na alam kong sumasabit ako sa mga matutulis na bagay pero hindi ko ito inalintana kaysa naman pagpiestahan kami ng aswang na humahabol sa amin. Walang time para umarte. Kaligtasan muna bago ang lahat. Yung haba ng nilakad namin kanina ay mabilis lang naming nakuha sa pagtakbo. Nakakaramdam na kami ng hingal at pagod pero hindi kami tumitigil kahit na nanginginig na mga tuhod namin sa labis na bilis ng aming mga pagkilos. Hanggang sa matanong namin ang bukanan ng bundok at ang mga kabahayan na kahit magkakalayo ay may mga ilaw naman. Kaya kahit na tila kakapusin na kami ng mga hininga, ay pinilit pa din namin ang aming mga sarili na makadating sa may gawin ng bukana o sa may paanan ng bundok. Konting takbo na lang mga insan! Mahina, kinakapos at pilit kong sabi kina Greg at Alex. Na makaabot kami sa bukana ng bundok at makalapit sa mga bahay-bahay, ay agad kaming sumigaw ng tatlo ng tulong. Apo nga po kami na napatigil sa gitna ng kalsada na lubak-lubak habang hinahabol ang aming mga hininga. Napasalampak na ako sa lupa dahil sa labis na pagod at pakiramdam ko, konting galaw pa ng aking katawan ay mawawalan na ako ng ulirat. Napatingin kaming tatlo sa bukana o paanan ng bundok kung saan kami lumabas patakbong magpipinsan. Pilit naming inaaninag ang mga puno dahil medyo malayo na ito sa aming mga kinatatayuan at dahil sa madilim na din ang buong paligid. Natigagal kaming tatlo na makita namin ang aswang na humabol sa amin na nasa tuktok ng isang puno at pababa ito sa lupa. Pero ang nakakakilabot ay pabaliktad ang ginagawa nitong pagbaba na una ang mukha habang nakatingin sa amin. Hindi kami mga nakakilos dahil sa takot dahil kapag sumugod pa ito ay hindi na kami makakatakas o makakatakbo dahil kapos na kami sa hangin at nanginginig pa din ang aming mga tuhod
sa labis na puwersa sa paggamit sa aming mga binti. Nung akmang makakababa na ito sa lupa, ay siya namang pagdating ng mga tao sa mga bahay-bahay na may mga dalang buntot, pagi, itak, at kung ano-ano pang mga armas na katulad ng sibat o kawayan na patulis sa dulo. May mga aso din na kasama ng mga kalalakihan, pero hindi na sila pumasok sa loob ng bundok para habulin yung aswang dahil lubha daw delikado. Nakita din namin ang unti-unting pag-atras paitaas ng aswang at pagtalo nito sa mga puno hanggang sa mawala ito ng tuluyan sa aming mga paningin. Inalok nila kami na magpahinga muna sa bahay na halos tapat lang kung saan kami napatigil na magpipinsan. Pinainom ng tubig at pinagpahinga. Nang may masmasan kami ay tsaka ko ikinuwento sa kanila ang nangyari. Sinabi ko din na laking Maynila ang dalawa kong pinsan, habang taga-kabilang lugar lamang ako, at naisipan lang naming maglibot-libot o mamasyal. Nabanggit ko din yung tungkol sa lalaking nakasalubong namin nung paakyat pa lang kami, at yung nakakasulasok na amoy nito na tinanguhan naman nila Greg at Alex. Nagkatinginan ang mga tago doon sa lugar na iyon bago nagsalita ang isa. Meron talagang gumagala dyan at hindi lang yun iisa, sabi ni Mang Larry na isa sa mga sumaklolo sa amin. Po, isa lang po kasi yung nakasalubong namin, sagot ni Greg. At isa lang din po yung humabol sa amin kanina, pahabol naman ni Alex na tinanguhan ko bilang pagsang-ayon. Swerte nyo at yung lalaki na si Kiko lang ang nakainkwentro nyo. Dahil kung buong pamilyang loob ang natsyempohan nyo, ay tsak na hindi na kayo makakabalik pa ng buhay dito. Mahabang sagot ni Mang Temyo na halos may edad na din. Napalunok ako ng laway at mas lalong natakot nang maisip ko kung papaano nga kung buong pamilya ang nakasalubong namin sa daan kanina. Yung isa nga lang ay halos panawan na kami ng malay tao sa labis na kaba, takot at pangamba. Sinuwerte lang talaga kaming magpipinsan at hindi kami pinabayaan ng ating poong may likha. Inihatid kami ng mga kalalakihan sa bahay namin at nakauwi kami ng ligtas. Hindi naman kami napagalitan nila mama at papa, pero sinabihan kami na dapat nag-iingat lalo pa at hindi naman namin kabisado ang lugar na pinuntahan namin. Hanggang dito na lamang po. Sa susunod ay magbabahagi pa ako ng mga ibang karanasan dito sa lugar namin o dito sa probinsya namin, tungkol din sa mga aswang, engkanto, laman loob at sa mga kung ano-ano pang mga katatakutan at kababalaghan. Muli, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng oras. From Prince of Visayas. Ayan, magandang araw po mga Creepy Tales. So, magbibigay lang po ako ng baikling opinion tungkol sa kwentong na ibahagi natin ngayong araw na ito. So, salamat po kay Prince of Visayas sa pagbabahagi ng kanyang karanasan o ng kanilang karanasan. Siguro naman po hindi copy-paste ang kwentong ito dahil tad-tad ng Pinoy Creepy Tales channel kay admin, kay narrator JC, sa akin. Siguro naman hindi to yung kinopya lamang. Para ito dito mismo sa PCT channel. Kaya kampante ako na walang magre-reklamo na kinopya lang, kasi sigurado ako na ibinahagi ni Prince ang kwentong ito para lang dito sa PCT channel. So sinabi niya rin na dito niya lang to ibinahagi at wala nang ibang channel pa. So ayan po, ang nakakatakot dito yung karanasan nila, no, na ano tawag dito, yung isang aswang yun nakasalubong nila. Panigurado naman kasi na yung nakasalubong nilang lalaki yun yung humabol sa kanila. Siguro sinundan na sila ng hindi nila nalalaman. Ang mahirap dyan,
paano kung yung pamilyang, ano sabi nung ano, pamilyang loob, ayun yata yung tawag sa pamilya ng mga nakatira doon sa taga-bundok o sa loob ng bundok. Siguro kung yun ang naka-encounter nila, yung na-encounter nila, eh malamang sa malamang, hindi sila makakaligtas o may isa sa kanila ang mabibiktima. Mabuti na lang talaga at nakatakpo sila, nakatakas sila dun sa lalaking humabol sa kanila. Isa pa to sa nakakatakot, yung nakakakilabot na nangyari. Nakita nila yung aswang o yung lalaki na tumatalon-talon sa mga sanga ng mga puno na parang wala lang, na parang hindi daw nababali yung mga tinutungtungan nito. Bakit kaya ganun? Eh di ba dapat actually mabigat yan? Kasi tao din naman yan, ewan ko. Tapos yung pagbaba niya na pabaliktad, na una ang mukha, siguro alam nyo naman yun. Yung una yung mukha, tapos ginagamit niya yata yung kamay bilang paa, tapos yung paa niya bilang kamay. Ang weird, no? Nakakatakot. Siguro kapag ako ang nakakita niyan, wala na. Game over na po ako. Tapos, sa mga may alam po o may nakakaalam ng ganitong uri ng aswang, sana po eh maikomento ninyo sa ating comment section. So, ayan po. Siya nga po pala, bago natin tuluyan, bago tayo dumako sa shoutout, sasabihin ko po muna na pipilitin ko pa rin makapag-update bukas dahil baka maging abala ko. Dahil mahalaga po para sa akin ang magiging petsa bukas o yung araw bukas, dahil madadagdagan na naman ang edad ko. Sa mga nagtataka po, ako ay magi 18 years old na bukas. So, alam kong kukontra na naman ng ating co-admin, ang co-narrator na si Miss Joanne. Hayaan mo na. At minsan lang yan. So, ayan po, bago natin tuluyan tapusin ang video na ito, isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nag-comment sa ating last update at sa ating mga new subscribers. Tulad po ng dati, ay babanggitin na lang namin ang inyong mga pangalan sapagkat nagre-reply naman po kami sa inyong mga bawat komento. Pisa na po natin. Shoutout po to these following people. Hello po kay Boss Papanet CHTV, kay Miss Gina Baldago, kay Boss Tulisan Bautista, kay Miss Sally Coleman Hutchins ng Yuba City, California. Maraming salamat po sa inyo. At sana huwag kayong magsawang suportahan itong ating PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Boss Regie Rosal na nasa Cambodia. Nasa Cambodia ka pala, Boss. Akala ko nasa Baguio ka lang. O nakaalis ka na. Ewan ko, baka ibang Regie yung nakita ko. Hello din po kay Boss Tik Tilaok Stories, kay Boss Bobby Ong Sueco, kay Boss Pau Pau Ejok Salas, kay Boss Jericho Regaspi, kay Miss Iris Dachibana, kay Miss Aileen Mirafuente ng Saudi Arabia. Hello din po syempre kay Miss Teresa Del Puerto, kay Miss Alma Ramos, kay Boss Jamer Bellarmino ng Hong Kong. Maraming salamat po sa patuloy na suporta dito sa ating PCT channel. Binabati ko din po syempre si Boss Sandro Continente na palaging updated sa mga ibinabahagi nating kwento at pinapakinggan niya din yung mga nakaraan pa nating update. Maraming salamat po, Boss Sandro. Hello din po kay Boss Jasper Raid Stories na isang Tagalog horror channel. Sana po mag-subscribe and pakinggan po ninyo ang kanilang mga ibinabahaging kwento. Katulad din kay Boss Midnight Horror TV na Tagalog Horror Channel. Sana po mag-subscribe din po kayo at suportahan din nyo yung mga yung channel nila. Ayan, hello din po kay Miss Marichelle De Guzman, kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Boss Ariel Jimenez, kay Miss Ofelia Yasin, kay Miss Janet Leguaton, kay Boss Pedro Tampos, kay Miss Mary Asilar, kay Miss Cyril Malabs, kamusta na po kayo? Hello din po kay Miss Monera 77, kay Miss Maria Fumoto ng Osaka, Japan. Hello din po sa auntie and cousin ninyo na nakikinig.
Binabati ko din po syempre si Boss Eds Barry, si Miss Maria Cristina Goma, si Boss Pinoy Horror Encounters na isa ring Tagalog Horror Channel. Sana po eh mag-subscribe and supportahan din ninyo ang mga ibinabahagi nilang kwento. Shoutout din po kay Boss Cleofe Geyer, kay Miss kay Boss Bonsai Chua, kay Miss Mitos Artagame, kay Miss Elaine Almera, kay Boss Rodelio Santos at sa kanyang anak na si Justin Santos na walang sawang sumusubaybay at tumatangkilik dito sa binabahagi nating kwento at dito mismo sa PCT Channel. Maraming salamat po. Hello din po syempre kay Miss Flor Deliza Quizon ng Saudi, kay Miss Jasmine Santos, kay Miss Beb Malandak, kay Boss Beltran Dalen Jr., kay Miss Junette Pascual, kay Boss Pagkagat ng Dilim ADC na isa ring Tagalog Horror Channel. Sana po eh mag-subscribe and supportahan din po ninyo sila. Hello po and shout out kay Miss Junette Pascual, kay Miss Joanne na ating co-narrator, co-admin na walang sawang tumutulong, sumusubaybay, talaga namang sumusuporta dito sa ating PCT Channel. Kaya maraming salamat, Miss Joanne. Alam mo naman ko ilang taon na ako, so wag ka na maingay. 18 na ako, diba? Ano, malapit na 48th birthday mo. Loko-loko ka. Talagang pinangangalanda ka mong 40 na ako, ha. Hindi po yun totoo na 40 ako, eh, bata pa po ako. Wala pa nga anak, eh, 40 na agad. Anak agad, pwede yung asawa muna. Hello din po kay Miss Neneng 3M, kay Miss Jeremy A. Anog, kay Miss Annie Abdullah ng Singapore. Maraming salamat po sa inyo. Hello din po and shout out kay Miss Barameda Araceli, kay Miss Nelly Layag, kay Boss Niche TV, kay Boss Eris Crib Horror Tales. Maraming salamat po sa suporta dito sa PCT Channel. Hello din po and shoutout kay Miss Roda Rivera, kay Miss Elena Bonita, kay Boss Aswangan TV na Aswangan Stories na isa ring Tagalog Horror Channel. Sana po isuportahan ninyo. Kay Miss Lina Villarante ng Taiwan, mag-iingat po kayo dyan at salamat po sa suporta dito sa ating PCT Channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Milene Polinag, si Boss Nature's TV na hinatid na daw yung idol, hinatid ko na yung ayuda mo. Anong ayuda, boss? Hello din po at binabati ko rin po syempre si Miss Anita Guzman, si Miss Marites Guevara, si Boss Jesse Tagatak, si Boss Roman Jones Salinas na palaging updated at talagang sumusuporta dito sa ating PCT Channel. Maraming salamat po, boss. At mag-iingat po kayo sa ano tawag dito? Mag-iingat po kayo sa trabaho o sa duty ninyo. So, ayan po. Tumatanggap po ako ng regalo para bukas, ha. So, hanggang sa susunod na takutan, mga ka-creepy tales. Mag-iingat po kayong lahat and God bless you all po hanggang sa muli. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!